Yan. At ayan nga po si ano, si Sas Fishing. Siya po ay malungkot sapagkat siya po ay wala pang nahuhuli buhat kanina. Nakakalungkot man pong isipin, pero yun po ang katotohanan. Kitang-kita naman po sa kanyang kalagayan ngayon. Tumata sa buhangin, ani pre? Talagang hindi para sa kanya ngayon, hindi niya siguro oras. Pare, ang kinilaw, ani. Nangako pa naman siya dun sa kanyang kasama na pag-uwi niya, may pangkilaw daw. Ay mukhang makakapagayat ng tsinelas at yun ang ikikilaw. Ginayat na guma, kinilaw. Walang isda, wala pa. Kanina pa. Pag namamatay ba siya, diretso yun. Yun pala. Pitutin mo lang ulit yung pula. Kitap mo lang isang beses. Yan. At talagang wala na po tayong magagawa sapagkat talagang ganyan ang buhay. Nakakalungkot ng isipin, pero ganyan talaga ang buhay. Walang pag walang isa, nahuli, ay wala tayong magagawa. Ganoon talaga. Kaya kinakailangan ay talagang tiyaga-tiyaga lang. At ayan na nga po, nag-aagaman sila nung isda. Ayun o, naka... Umabol pa yung isda hanggang tabi eh. Gustong kainin yung pahay na parang aayaw eh. Yun, wala tuloy huli. Ayan. Kami ay pumunta rito ay alas 5 ng madaling araw. Ngayon ay ang oras ay insaktong alas 8. Subalit hanggang ngayon ay wala pa kaming nahuhuli. Napakaala talaga ng dagat. Yun ang katotohanan. Hindi natin may itanggi na talagang minsan talaga ay pati tayo inaalat. Ang katotohanan dapat yung malaman. Oh, ayan. Walang huli, walang huli. Puro na lang bato, puro na lang bato. Wala namang namang nauhuli. Ay, okay lang 'yan. Ang mahalaga bumabato ka. Kahit walang bumabalik. Ibinabato mo 'yung mga kataga na dapat talagang ibato. Hintay ko lang kasi nga medyo malaki ang huli nung maya-maya na kaunti. Oh, ayan. Oh, tama na. Maya-maya na ulit. Kuha ng nangangalay na yung cameraman natin. Ba? Diba?